So welcome sa Rod TV. And now na lang ulit ako nakapag-video ng umaga. Usually kasi nagpi-film ako ng gabi kasi nga mas tahimik kasi pag umaga dito sobrang daming ingay, broad sa ingay sa bahay. Mag-ingay din sa kapitbahay. So ayun, kaya ngayon na lang ulit ako nakapag-shoot ng umaga and medyo ginanahan ako ngayong umaga kaya ngayon ko siya shinoot. Well, sa video kasi na to, sasabihin ko sa inyo ang 10 bagay na kailangan mong malaman about sa YouTube Shorts bago dumating sa February 1, 2023. So we all know naman na itong YouTube Shorts, ito yung short video sa YouTube na pinangtapat nila kay FB Reels at kay TikTok. Ito yung vertical video na hindi lalagpas ng 60 seconds. Pero ano pa nga ba ang mga dapat mong malaman about sa YouTube Shorts? So number one, new criteria to monetize. Para sa mga YouTuber na hindi pa monetize, makinig kayo sa sasabihin ko. Meron na pong idadagdag sa YouTube na bagong criteria para ma-monetize dito or para maging part ng YPP. Kailangan mo ng 1,000 subscribers and 10 million valid public views sa YouTube Shorts mo. So kung ikaw yung YouTuber no na mahilig mag-upload ng mga short videos, well, chance mo na ito para ma-monetize. Pero okay malito at huwag kayong mag-alala dahil yung 4,000 watch hours ay nandiyan pa rin if ever na gumagawa kayo ng long form videos and nag-a-apply kayo for monetization. So, dinagdagan lang ni YouTube ng option. Pero hindi niya sinasabi na kailangan natin ma-reach pareho. Number 2, accept the new YPP terms. Para naman sa mga monetized channels na dyan, kayo naman yung makinig sa sasabihin ko. Kailangan nyong i-accept yung bagong YPP terms dahil kapag dumating na sa July 10, 2023, pwede po kayong maalis sa YouTube Partner Program or mawawala yung pagka-monetize nyo. Kaya kung hindi mo pa gets yung sinasabi ko, panoorin mo yung previous video ko para magets mo. Ililink ko naman yan sa description ko. And ayun, sundin mo yung mga sinabi ko doon. Para sa kalaman ng lahat, nabibigyan ko na rin kayo ng context na yun nga, si YouTube ay maglalagay na po ng ads sa mga YouTube Shorts natin at pwede po tayo doon kumita. And sa bagay na yun, rinirequire po tayo ni YouTube na naayusin na agad ito sa ating channel. So maganda nga naman yung pag ganito si YouTube no, para magising yung mga YouTubers na monetize na hindi na masyadong active dito sa YouTube. Number 3, ads revenue sharing. Para sa akin, ito siguro yung bagay na gustong-gusto malaman ng mga YouTubers, no? Kung paano nga ba talaga ang hatian sa YouTube ads na lalabas sa ating YouTube Shorts. Pero i-comment nyo lang rin sa baba if ever na gusto nyong gawan ko ito ng mas malawak pa na explanation kasi hindi ko na siya totally papahabain. Pero ito, isa-summarize ko na lang sa inyo. Ang hatian kasi sa YouTube Short ads, mapupunta kay YouTube yung 55% and yung 45% yun yung mapupunta sa creator. Creators pala, kasi marami tayo. Para saan yung 55% na mapupunta kay YouTube? Para ito sa tinatawag na to cost of music licensing. Dahil nga this February 1, 2023, pwede tayong makagamit ng mga copyrighted music sa ating YouTube Shorts na hindi po tayo makaka-copyright kahit na gamitin natin ito. So punta naman tayo sa 45% ng pupunta sa mga creators. So yung total revenue na makukuha sa 45% ay hahati-hatiin pa yan sa lahat ng YouTube Shorts creator each country. So palagay na natin na nasa Pilipinas tayo lahat. So lahat ng kahatian natin sa YouTube Shorts ay mga Filipino content creator din na nakabase sa Pilipinas. For example lang, sa month of August, nakakuha ka ng mataas na views sa YouTube Shorts mo. So mag-exage na tayo, sabihin natin 1 million views nakuha mo sa month of August. Ang mangyayari sa 45% na hatian na gagawin sa month of August ay magkakaroon ka ng mataas na chance na isa ka sa mga mabibigyan ng revenue. Dahil nga maganda yung pinerform ng YouTube Shorts mo sa buwan ng August. So lumalabas dito na hindi lahat mabibigyan ng revenue sa YouTube Shorts kapag hindi maganda yung performance ng views mo. So medyo mahaba pa siyang talakayan, no? Anyway, i-comment nyo na lang sa baba yung ads revenue sharing continuation. If gusto nyo gawan ko pa siya ng dedicated video. So bago tayo magpatuloy, if feel mo natutulungan ka ng video na to, don't forget to like this video and i-click mo na rin yung subscribe button para ma-reach na natin ang 200,000 subscribers. Number 4, how can we earn on YouTube Shorts? Siyempre, alam naman na natin, nakikita tayo through
ads na lalabas sa ating YouTube Shorts. Tama ka naman doon. Pero we should all know na ang mga YouTube Premium users ay makakatulong din sa pagkita natin. Dahil bukod sa ads, kapag nanonood sa atin yung mga YouTube Premium user, is makakatulong rin ito para magkaroon tayo ng revenue. Wait nyo, inuwa tubig. Takto, minamalat na ako dito. So ayun, nakainom na tayo. Ayoko talaga uminom ng tubig kasi pag uminom ako ng tubig, namumula yung mata ko. Yung parang dumidighay din yung mata ko. Alam mo pag nag-soft drinks ka, tapos unang lagok mo lang, parang naluluha-luha ako. Yung nangyayari sa akin pag nainom ako ng tubig. Pero anyway, balik na tayo sa discussion. If curious nga rin kayo kung saan lalabas yung ads sa YouTube Shorts, ilalagay ito ni YouTube sa pagitan ng dalawang YouTube Shorts. So pwedeng YouTube Shorts, Ads, YouTube Shorts. Basta pag-scroll mo, minsan may lalabas na siguro ng ads doon. So, pwedeng sa unahan ng YouTube Shorts mo, pwedeng sa pagitan ng YouTube Shorts. Basta abangan na lang natin yan sa darating ng February 1, 2023. Tignan natin kung saan nga ba talaga lalabas yung mga ads. Number 5, you must start right now. The moment na napapanood mo itong video na to at wala ka pang upload na YouTube Shorts, ito na yung sign para magsimula ka na. Dahil malaki ang chance na maraming lilipat dito sa YouTube Shorts na galing sa TikTok. Dahil sa maganda ang sistema nito. Based po yan kay Mr. Beast, ha? Yan po yung prediction niya. All I'm saying is, once this partner program kicks into effect on Shorts, I think you're gonna see a lot of big TikTokers coming over here. So if matagal ka ng YouTuber and yung ginagawa mo lang is long form video, then it's a sign na rin para mag-start ng YouTube Shorts. Dahil hindi lang naman revenue yung pwede mong mag-gain, kung hindi, pati mga potential audience mo. The more na gumagawa ka ng maraming YouTube Shorts, the more na tumataas din yung chance mo na mag-trend dito sa YouTube. Number 6, upload original videos. Akala kasi ng iba, lahat ng video is pwede nilang i-upload sa YouTube Shorts tapos gawing content para mabilis magkaroon ng views, dumami agad yung subscribers natin. Yan ang malaking pagkakamali ng ibang YouTuber. Dahil hindi lahat is pwedeng i-upload sa YouTube Shorts. Ito yung mga ineligible content sa YouTube. Non-original videos. Ito yung mga pagkuha mo ng mga clips sa mga movies, sa mga TV shows, tapos ikakat mo lang yung mga part doon na nagandahan ka, tapos gagawin mong YouTube Shorts, or basta yung mga kukuha-kuha ka lang ng mga portion, tapos i-re-upload mo, lagay mo ng music, hindi po pwede yon. So, bawal na nga rin po yung mga videos na galing sa iba't ibang platform, especially TikTok. So, kung may mga nag-upload dyan ng mga trending videos galing TikTok, tapos may watermark, bawal po yan. Kasi ayaw na ayaw ni YouTube Shorts or ni YouTube na merong mga watermark logo sa iba't ibang YouTube platform, especially sa TikTok. Babaan ulit natin yung ISO guys, masyadong lumiliwanag dito. If ever na gusto mong gumamit naman ng mga videos ng iba para gawing content or sabihin natin gagawa ka ng reaction video, kailangan mong maintindihan muna sa YouTube yung fair use policy. And kapag naintindihan mo na yon, well, pwede ka nang gumamit ng content ng iba kahit hindi ka nagpapaalam. Number 7, stick with your niche. Kapag gumagawa ka ng contents about money making, hindi maganda na pagdating sa YouTube Shorts mo, yung mga ina-upload mo is all about pagluluto. Kasi mamimislead yung mga audience mo or mako-confuse kung alin nga ba talaga yung content mo dito or ano nga ba talaga dito yung panonoodin ko. Kasi magkaiba ka na ng topic na ginagawa. Unless na isa kang sikat na YouTuber na kahit anong gawin mo is panonoodin ng mga tao. Pero if ikaw yung content creator na nagsisimula pa lang or meron kang niche na sinusunod, well, mas maganda na yun yung sundin mo kasi nga if doon ka nagustuhan ng mga tao, kailangan pagdating sa mga short form videos mo is ganun pa rin yung ginagawa mo. Babaan ulit natin guys yung ISO, pababa ng pababa yung ISO ko. Ayan, kasi masyado nung parang kukunin ako ni Lord dito sa mukha ko. 160 ISO. Number 8, the magic of intro hook. Para maging effective yung paggawa natin ng YouTube Shorts, dapat yung first 3 seconds na mangyayari sa YouTube Shorts mo ay engaging or nakaka-curious or eye-catching. Parang pare-pareho lang sinasabi ko.
Basta yung unang tatlong segundo, dapat hindi mo na mapapaalis yung viewers sa YouTube Shorts mo. Dapat dun pa lang sa unang tatlong segundo, mape-predict mo na na tatapusin niya yung YouTube Shorts mo. Kailangan straight to the point ka na agad. Wala nang paligoy-ligoy. Kaya nga sabi ni Nadine, huwag nang paligoy-ligoy. Paligoy-ligoy pa. Kung yung content mo naman ay hindi ginagamitan ng salita, ipunta mo na agad sa exciting part sa unang tatlong segundo. Number 9. Try to re-upload your long form content. This is case-to-case basis ha, dahil may mga YouTubers pa rin na mas trip nilang gumawa na lang ng panibagong videos para sa YouTube Shorts kesa i-re-upload yung long form videos nila na ginawa na nila sabi natin previous month. So may mga YouTubers na ganun. Pero if ever na ikaw yung YouTuber na okay lang naman sa'yo i-re-upload yung content na ginawa mo na, pwede mo na siyang gawing content trend sa YouTube Shorts mo. So huwag mong isipin na baka ma-copyright ka. Wala kang kailang isipin sa copyright as long as original yung video mo na ikaw mismo talaga yung gumawa or mukha mo mismo yung nandoon or ikaw mismo yung nag-edit. Okay lang yon. As long as piliin mo sa video na yon or sa long form content mo na yon yung mga magagandang part, yung mga tingin mo panonoorin ng tao or yung tingin mo yun yung binabalik-balikan ng mga tao sa long form content mo. So hindi nga po advisable na lahat na lang ng video sa ginawa mo from video number 1 hanggang video 122 ay i-upload mo sa YouTube. Siyempre piliin mo lang doon yung mga contents na tingin mo maganda. And number 10, ito yung pinaka-importante. Wala. Wala na kasi yung maiisip eh. Hindi guys, yung number 10 ay gusto ko manggaling sa inyo. Ikaw mismo na nanonood. Oh, di ko alam kung kilala kita or hindi ba. Basta ikaw yung tinutukoy ko. Ayan, yung nasa lente ko. Ang spot number 10 ay gusto ko manggaling sa'yo. Gusto kong mag-isip ka ng YouTube Shorts advice or tips or trivia na galing sa'yo na pwede mong i-share sa comment section para mag-benefit sa lahat ng makakabasa nito. So gawin nating healthy yung thread na to, itong video na to, para pagpunta nila sa comment section, no? Puro hindi spam yung makikita nila, kundi puro information about YouTube Shorts. And yun yung 10 bagay na kailangan mong malaman about sa YouTube Shorts sa parating ng February 1, 2023. I hope na nagustuhan mo itong video na to. Like, comment, share, and subscribe. Sabi ko nga kanina, this is Rod TV. Maraming salamat sa panonood. And peace. Peace out.